Bang Ilunggo. Please subscribe and like and share. Magandang araw, Idol. Ano? Anong masasabi mo dito ngayon sa explanage natin na dinadaanan ngayon ng bagyong ending? Ang masabi ko no, sa explanage, no, mula nung unang inaugurate yung kabila, unang declaration na open, at itong bagong ka-open lang itong recent last June or July to ano na open or last July nga July no. So isa sa mga aganda nito ay meron nang papasyari mga taga Maynila no, mga taga Tubong, mga taga Maynila at iba pang kaparte ng iba't ibang kanugdog na vicinity o kabilin city ng Maynila. Nandiyan yung mga Pasig, yung Quezon City. Pupuntahan sila rito, titignan nila kung totoo maganda ba at maganda pang pasyalan ito. Kaya naman nakatuwa rin naman na ang ating gobyerno ay napansin na ipagawa ito dahil ito taga-importanting landmark ng ano ng Maynila ano pa man. Sana maibalik din yung mga ganang ano, magamit natin to, magkaroon ng mga syempre pagkakataan, isang magandang turismo ito eh. So nang sa gayon naman ang ating mga ka-Maynila ay magkaroon sila ng magandang pagkakataon para mapag-business dito. Ayun. So ano naman po masasabi niyo sa mga kumukontra dito na sinasabi daw na sinayang daw ng gobyerno ang pera ng taong bayan dito lang? Paano man sayang, ay pinaganda nga. At tapos, di ba, imbis na itong ilog na ito ay ganyan lang, hindi napapansin, hindi nabibigyan ng pagkakataon para mapalinis, di ba? Through this project kasi, syempre ang gusto ng ating gobyerno ay mapaganda pa ang Ilog Pasig magamit at maging malinis no sa paningin ng mga karamihan. So sa mga nagsasabi, ewan ko na lang paano niyo nasasabi yan no. Kung ano bang klaseng posisyon niyo sa utak ninyo kung paano imikisip, eh siguro dagdagan niyo na pagkain ng tokwa. So manak ka ng tokwa eh. So meron pa nagsasabi na proyekto daw ito ni Duterte. Niwala ka ba doon? Wala tayong nakatanong time na yun eh. Baka yan, Binondo Bridge. Ayun ng Cebu, Cordoba. Mm. Kanong project yun. Kay Noy-Noy pa yun, pero inangkin ng mga didisyet. Mm. Diba? Sabi niya, build, diba? Pero wala, sabi niya, yung sabi pa rin ni Sarah, ito yung mga proyekto ng kanyang ng kanyang ama, no? Pero wala naman natapos eh. Paano, bakit hindi natapos yun? Walang naipagawa. Ang naipagawa lang, yan, no? Jones Bridge. Ayun, ito yung Intramuros, Binondo, Intramuros. Yan na natapos? Ayun lang naging tapos ng build. Ayun lang. Hindi pa bakit po gastos ano? Ng Pilipinas yan, Idol. China pa yan. China ang ano yan. So yung mga build program ni Duterte, China dapat yun magpapagawa. And nagkataon naman na hindi natapos yun dahil inutulang naman siya ng China eh. Hmm. At saka ang maging kapret nun ng ating kapuluan. Nakakukupin ng mga Chinese government. Eh hindi na tuloy yun eh. Kasi hindi pumayag ang tao actually. Maraming senador din dati na ano nun. Dahil alam naman nila na ang Chinese pag tumulong sa isang bansa, later on, May kapalit yun. Mismong bansa mo, hindi. Imagine mo pinagawa nila, sila rin makikinabang later on, di ba? Niloko lang kalang talaga. Ganun ang mga Chinese, di ba? Sinasabi nila, ang mga Chinese daw ay wala raw history ng pananakop ng bansa noong unang panahon. Paano mangyayari mananakop ang Chinese noong unang panahon? Wala silang kakayahan. Mahirap sila that time. Kaya nga, ang taguri sa Chinese noon, sa China noon, long before, is the sleeping dragon. Sleep pa sila noon eh, hindi pa sila nagsing. Ngayon nagsing sila, kaya yumaman na sila. Pero before, wala silang kakayahan mag-invade ng ibang bansa dahil wala silang kakayahan, hindi na kaya. Pero ang mundo nag-evolve yan, nag-iiba yung lahat ng ng geopolitics din, nag-iiba yan. So, wag na lang i-abanggit yung unang panahon kasi past na yon. Pwede nating balikan yung mga istorya na pwede nating kapulutan ng aral, pero yung sasabihin yung hindi mananakop ang China sa mabahong panahon, maling-mali kayo dyan. Ang laki ng possibilidad na mag-invade sila ng babansa dahil malakas sila ngayon. Pasunod sila ng Amerika. So hindi siya magpapatalo sa Amerika. So kailangan din niya mangamkam ng mga ibang bansa, di ba? Kaya ayun palang isang strategy ng China. Yes, ganyan ang strategy. Kaya ang Build program ni Duterte,
naglaw mo parang bula, 'di ba? Wala siyang naitaguyod ng mga gandang preko. Ano lang naman, lang naman ba 'yan? Ang let-leto ng ilang meters lang 'yan, hindi pa umabot ng 1 km 'yan. Wala pang 500 meters 'yan eh. Nasa 200 lang 'yan eh. So, huwag nila iabang yung napakakarampot na achievement ni Duterte. O sige, achievement nila kung nasasabi, pero walang-wala yan. Yung ano daw, Idol, yung tawag dito, yung stage 3. Baka cancer niya yun sa stage 3. Ha? Cancer niya? Stage 3. Yung, hindi, ibig sabihin, yung tawag dito, yung Skyway stage 3. Una-una, hindi proyekto ng gobyerno yun, SMC yun. Yun. SMC yun. Kasi yun ang sabi nila na yun ang nagpaano project eh, private yun eh. Ha? Private yun, SMC yun eh. San Miguel Corporation yun. Yun. Ano lang kinin sa San Miguel? Nila pera yun. Ano? Bugok pa kayo? Anong trick sasabihin nyo? Liwaliwalag naman nakalagay SMC. So, Idol, nabanggit mo kanina na yung pinagawang tulay dun sa... sa panahon pa. Yung ba yung inaangkin ni Duterte? Nung mga didishit. Ah, nung mga didishit. At hindi naman taga si Duterte, wala naman ako narinig sa anya kanya yun. Diba? So itong mga didishit na wala namang alam, diba? Salta na salta, yung mga vlogger nilang ewan ko saan la, what na sinasabi yun, ba't di sila nag-research? Kung meron ba naman project, diba? At di natin, kaya sabi ko, kituterte itong project, pero nga sa China. Oh, walang walang na ano yung Pilipinas din, walang nagastos sa kasi nga papa nagagastos din ng maggagastos ng China eh afterwards kung matutuloy lahat project China na to. Sabi nga ni Duterte, di ba? Gawin na nating pa-provision ng China tong Pilipinas, di ba? Gawin niyang So Idol, sa ngayon, ano ang masasabi mo ngayon dito sa explanades natin at makikwento mo sa mga kababayan natin nanonood? Sa mga ating mga kababayan na gustong especially sa ating mga bayan na magbabasin sa Pilipinas, pasiran po nitong explanade. Maganda pong tanawin dito para na kayo napunta ng iba't ibang bansa kasi sige naman no, at pati yung pinaka-second floor nito ginawan rin nila ng daanan para kahit paano mas maraming tao ang ma-accommodate dito. Hanggang doon yan po no. So marami po yan, ilang phase din, hanggang phase 5 yata ito, di ba? Abot ang Laguna, Dibay. So, ini-encourage ko po kayo na pag kayo na pauwi ng Pilipinas, pasaran po nitong esplanade. No? Dito po yan sa may, ito dadaan nyo dyan yung Jones Bridge, sa may katabi ng dating post office, Maria Post Office, at saan ang liwasan po nito. So, malalapit po yan. Especially, siyempre, ang Chinatown. Dyan po siya malapit. Ayun. At sa ating mga kababayan dito, sa mga Pilipino, give time para bumasal dito kasi nakakawala din naman ito ng stress na no? Nakapagpaligaya sa atin ito na makita natin yung kahit idog lang siya parang di ba may ibang binibigay sa ating kasayaan sa mata natin, sa katawan natin, sa isipan natin, di ba magkaroon tayo ng panibagong life no? At both sa loob ng bahay natin sa ibang ano natin sa trabaho dito yung pinaka ano, stress reliever ito eh lugar na to. Yes, tama. Especially paggabi na, di ba? Yes, tama. Ang ilaw, ang liwanag, tapos maraming tao namamasyal, chupichu, selfie. Punta po kayo sa Esplanade. Masarap po ninyo.